kay buti niya. Sa bawat araw, tayo'y kanyang inakay sa dahong ito upang makapakinig. Upang makapakinig ng mga banal na aral na nagmumula sa kanya. Sa katauhan ng sa banal na espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Mapapalad po tayo na inanyayahan ng ating Ama, bagamat mangilan-ngilan po tayo, inaangkin ko po na mamaya po paglabas ng ating kinalugdan ay pararamihin niya po ang magsusugo pa po siya ng mga anak niya na makakapagpakinig ng kanyang mga banal na aral. Ang bawat isa sa atin ay nakatamo na po ng hiwaga sa ating Panginoon. Sa bawat araw na tayo po ay tumutugon sa kanyang paanyaya. May mga hiwaga na po tayong nakakamit sa bawat araw na upang magbigay bahagi po sa atin, nais ko pong tawagin ang ating pong kapatid na si kapatid na J.R. Cao. Isang magandang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Buhay na buhay ang Panginoon. Bagamat mangilan-ngilan, sabi ng Panginoon, mapapalad kayong mangilan-ngilan kung halos lahat kayo ay tumatanggap sa aking Espiritu. Yan po ang katotohanan. Aanin daw ang marami kung ilan lamang ang nakatatanggap. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya tayo pong lahat, alam niyo po, ibilang natin yung sarili natin sa mapapalad. Ako po, ibinibilang ko po yung sarili ko sa mapapalad sapagkat hindi ko po alam na bibigyan ako ng pagkakataon ng ating Ama sa katuhan ng ating kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Sapagkat wala po akong bagay na hindi masasabi patungkol sa kanyang kabutihan sapagkat sa bawat araw po, alam niyo po, ang Panginoon kumikilos hindi lang sa aking buhay, batid ko po sa bawat tumatanggap sa kanya, nandun ang pagkilos ng Panginoon. Kaya po, ang maibabahagi ko po sa inyo ay yung bawat araw na ibinibigay niya ang hiwaga sa bawat pagtupad sa kalooban niya. Yan po ang isa kong napag-ninilayan sa taong ito, mga kapatid. Sa bawat pagtupad po pala natin sa atas ng Panginoon, meron siyang ginagawa sa ating buhay. Kaya ko po na ipapahayag ito sapagkat yun po ang nagaganap sa aking buhay. Ang katotohanan po na pagtalima sa Panginoon ay binibigyan niya ng higit na pagkilala. Yan po ang katotohanan. Sa bawat pagtupad mo, nakikita ng Panginoon. Sa bawat ginagawa mo, nakikita ng Panginoon. Kaya po alam nyo, wala po tayong malilihim sa Diyos. Sapagkat yun po ang katotohanan na kapag pinaandar ng banal na Espiritu ang buong mong katauhan, masasabi mo ang lahat ng mabuting gawa ng Panginoon. Kapag ang banal na Espiritu ang naghari sa iyong katauhan, hindi ka mag-iisip ng masama sa kapwa mo, kundi kung ano yung bagay na magagawa mo at kung ano yung bagay na ibibigay sa iyo ng Panginoon upang maibahagi mo. Ganyan po kumilos ang Panginoon sa bawat taong tumatanggap sa kanyang kadakilaan. Ako po isang halimbawa na sasabihin ko po na wala akong kaalaman patungkol sa kabanalan. Subalit alam niyo po, buhat nung tinanggap ko ang banal na Espiritu, siya po ang napakabuting tagapagturo. Sapagkat sa bilang tao, wala po talaga akong alam na patungkol sa kanya.
Alam niyo po, yan ang kabutihan ng Panginoon. Kapag ka hindi mo siya ikinahiya, kapag tumayo ka ng dahil sa kanyang kalooban, ibibigay niya po ang marapat. Kaya sa bawat araw na ginagawa niya, mga kapatid, isa lang po pala ang dapat natin gawin. Kumilala, tumanggap, at makinabang sa bawat hain ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Yan po ang katotohanan. Kaya ilan, kahit po mga langin lang tayo, kung tatanggapin natin ang bawat salita na ibinabahagi ng Panginoon sa bawat tumitindig, alam niyo po, baliwala po ang katauhan. Yan po ang tuturang ko sa inyo, baliwala ang katauhan. Subalit ang Espiritu na ibinabahagi ng Panginoon, doon po tayo kukuha na sa bawat tatanggap, sigurado po makikinabang. Ganyan po ang Panginoon, talagang iaalis niya yung katauhan mo, kundi paghahariin niya yung banal mong Espiritu. Sabi nga, hindi ka man paniwalaan ng tao, ang mahalaga, ipinagamit mo yung sarili mo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yan po ang katotohanan, kaya lagi pong pinasasalamatan ng Panginoon. Yung pong lakas na ipinagkakalob niya sa akin. Kailanman hindi ka pala pwedeng mahiya sa kapwa mo kung ang sasabihin mo ay yung katotohanan. Marami mang taong nakikinig, suriin ka man, masusuri ka kung ang pinapahayag mo yung patungkol sa Panginoon na katotohanan. At kaya mo na ibabahagi sapagkat ipinapagalap sa iyo ng Panginoon. Ganyan po ang Panginoong kumilos sa bawat tumatanggap, sa bawat binibigyan ng katapangan na magpahayag ng kalooban niya, siya po ang maghahari. Kaya tayo pong lahat, binibigyan tayo ng karapatan ng Panginoon. Ibahagi po natin kung ano yung natatanggap natin. Sapagkat ako po naniniwala, walang ibang nagbibigay sa dakong ito, kundi ang Ama sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ibinabahagi niya sa ating mahal na Apo Kunching. Kaya tayo pong lahat, magnasa at magbihing tumanggap sa kalooban ng Ama, makikita natin ang bawat pakinabang sa bawat salita ng Diyos. Muli po, magandang umaga sa gabing ito. Maraming maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang mag-aalay po ng awit, si kapatid na Mirna Andrada. Salamat po, Ama, sadyang naririnig ko po yung huling bahagi ng kapatid natin. Marapat lamang daw po sa tuloy sa salamatan ng ating Panginoon. Kaya narito po akong muli, Ama. Nais kong alayan ka ng pasasalamat na awitin. Salamat sa iyo, Panginoon. Sadyang salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo, ay wala matatamo sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo, ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakampa. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamutang ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw.
Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo, ay walang matatamo sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo, ako ay magpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakampan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa natapang ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay ko, ikaw ang siyang ng lahat. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay ko, ikaw ang siyang ng lahat. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw. Salamat po, Nanay Mirna, sa isang napakagandang tinig. Ang susunod ko pong tatawagin na magbabahagi po para sa atin ay ang kapatid nating si Berhel Bustamante. Magandang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Bagamat tayo po ay iilan pa lamang, subalit hindi po mahalaga ang karamihan ng bilang. Ang mahalaga po ay ilan-ilan lamang tayo. Subalit sa ating pong puso't kalooban ay ang Diyos ay ating nararamdaman. Mapapalad po tayong tumugon sa Kanyang panawagan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit manalig po tayong lahat na habang umuusad po yung mga minuto at oras, tayo po'y nararagdagan at bago po ang ating minamahal na Apo Konching, tayo pong lahat ay puno na dito po sa loob ng ating dambana. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nais ko pong magbahagi sa inyo kaukulan po sa tema kanina pong umaga ni kapatid na Flor. Sapagkat napakaganda po ng kanyang ibinigay na tema kanina pong umaga. No po, gusto ko pong ipasok yung aking pagbabahagi sa kanya pong ibinigay na tema. At ang kanya pong ibinigay na tema kaninang umaga ay ang salita at katagang panalangin. Panalangin, para po sa akin, ang panalangin ay ang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos at ng Diyos sa tao. Ibig sabihin po, kapag tayo po ay naguukol ng panalangin sa ating Panginoon, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa Kanya at Siya naman po ay nakikipag-ugnayan din naman sa atin. Tama po ba? Sa pamamagitan po ng ating panalangin, ito po ay magiging kaparaanan upang mapuri natin Siya at mapasalamatan,
upang makahingi tayo ng kapatawaran at upang tayo makahiling ng iba't iba nating mga petisyon o mga panambitan. Sa akin pong dating buhay, napakarami ko pong panalangin na alam. Mga panalangin po na kabisado ng aking kaisipan, mga panalangin pong natutunan ko sa mga unang matatanda, subalit hindi ko po maramdaman sa aking puso at kalooban kung ano nga po ba ang tunay na kahulugan ng sinasambit ng aking bibig dahil po kabisado ko lamang. Tandang-tanda ko po yung isang panalangin na hindi ko po kayang kalimutan. Na bata pa lamang po akong grade 1 ay kabisado ko na. Yung pong panalangin na Bendito, Alabado, Siya, Santissimo, Sacramento, Deraltal, Dilimpia, Immaculada, Concepcion, Nuestra Señora de la Virgen Maria, Madre de Dios, Señora Nuestra Concebida, si Mas Repicado Reina, Espedistante, Disiser Natural, Consiempre, Mas Amen. Kabisado ko po, pero hindi ko po alam kung ano po yung kahulugan nitong aking niluluwal. Kabisado ko po yung panalangin, subalit wala po akong maramdaman sa aking kalooban. Subalit, salamat po sa ating Panginoon. Salamat po sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kongching, na sa pamamagitan po ng dakong ito, natutunan ko po ang tunay na panalangin sa ating Ama. Yaon po ay ang panalangin na hindi lamang pala yung kabisado ng bibig mo, hindi lamang pala yung memoryado ng isip mo, kundi ang tunay palang panalangin na dapat nating ihandog sa ating Ama ay yung panalangin hindi man mahaba o hindi man maiksi, yung panalangin pong taimtim at nanggagaling sa ating mga puso. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit ang mga panalangin pong Ama namin, Aba Santa Maria, Luwalahati, yan po ay mga panalangin ibinigay para sa ating mga Katoliko. Ito po yung mga gabay o basic prayers na tinatawag natin na una po nating natutunan. Ang lahat po ng ito ay maaari nating dasalin at usalin. Subalit kaalinsabay po ng ating pag-usal at pagdarasal, huwag po nating kalilimutan na ang pinakamahalagang panalangin na marapat nating ihandog sa ating Ama ay yung pong mismong laman ng ating mga puso at kalooban. Sapagkat kapag nanalangin ka na puso ang iyong ginamit, kapag nanalangin ka na ang isip ang iyong ginamit na parehong malinis, kagad po ang tugon at sagot ng ating Panginoon ay ating makakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakarami ko pong panalangin noon, iba't iba pong libreta, libro o mga dasalan ang aking pong iniipon at hawak-hawak. Sa katunayan nga po, hindi ko po makakalimutan nung ako po ay tumuntong na po sa buhay pagbibinata, sa mga nakikinig po nung mga panahon pong ako po ay tinutuli, ako po'y naging kabalitaan sa buong bahay pari, sapagkat ang alam ko po nung panalangin ay tawagin mo lahat ng mga santo, tawagin mo lahat ang mga banal, kaya pagsaksak sa akin ng anesthesia, ang lahat po ng mga santo ay natawag ko, kaya't nagkagulo po sa buong bahay pare. San Pedro, San Pablo, San Mateo, San Andres, lahat po ng mga santo at santa tinawag ko. Salamat naman po sa Ama, dahil sa pagtitiwala ko na ang iyong mga taong yaon ay lingkod at ginamit niya, nalagpasan ko naman po ang isa sa mga kinatatakutan ko sa buhay ko bilang isang tao. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit sa dako pong ito, natutunan ko po na kapag pala ikaw ay may pinagdaraanan, kapag pala ikaw ay may mga pagsubok na nakakamtan sa iyong buhay, kapag pala ikaw ay mayroong balakid na nakakamtan, ang tanging solusyon at mainam na kaparaanan, huwag mong ibuka ang bibig mo para dumaing at magsumbong sa kapwa mo tao. Huwag mong buka yung bibig mo para nalang ipakita na hihirapan ka at may pinagdaraanan ka. Subalit mga kapatid, ang marapat nating gawin, kaalinsabay ng lahat ng ating pinagdaraanan. Sa Diyos na makapangyarihan, doon ka magtapat at magsabing lubusan. Sapagkat kapag sa Kanya ka nagtiwala at nagsumbong na mainam,
kailanmay di kanya bibiguin anak niyang minamahal, bagkus patuloy kanyang pakikinggan at ang iyong mga pinagdaraanan ay bibigyan niya ng kahulagpusan. Amen po ba? Subalit sa dako pong ito, mapalad tayong lahat na kapag mayroon tayong mga pinagdaraanan at mayroon tayong mga pagsubok na nakakamtan, mayroon pong isang taong ginamit sa atin ng ating Ama. Hindi bilang tao kung bakit tayo dumudulog sa Kanya. Hindi sa Kanya, sa ganang Kanyang pagkatao kung bakit tayo nagsasambit sa Kanya. Kundi dahil nagtitiwala tayong lahat na kapag tayo dumulog sa ating minamahal na Apo Kunching, tao man natin siyang namamasdan, katauhan mang nasisilayan, subalit sa kanyang katawan, espiritong banal ang sa atin ay nakikinig na lubusan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang araw po, nung mga panahon po na kami po ay nagbibigil, ang vigil pa po noon ay alas 9 hanggang alas 12. Inabot po kami ng halos mag-aalauna bago po nakauwi ng vigil. Patutunayan ko lamang po sa inyo ang kahalagahan ng panalangin. Nang binaba po kami ng mga kasamahan ko pong nag-vigil na taga-Baliwag sa may bahay pare, ang buong asa po namin ay makakaroon po kami ng tricycle na sasakyan. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, wala pong tricycle na gustong magsakay sa amin. May nagsasakay po sa amin, ang bayad po ay bayad ng Baliwag, 200 po. Eh ang dala lamang po naming pera ay 50 pesos ng aking pong kapatid na Jay. Dahil po kumukuha kami ng tricycle sa paradahan ng Baliwag, ang gusto pong singilin ng driver ay bayad Baliwag. Wala po kaming dapat na pagpipilian sapagkat hindi naman namin kayang bayaran yung hinihingi niyang bayad. Kaya ang naisip po namin ng aking kapatid na Jay, sa kagitnaan po, kalagitnaan ng alauna ng madaling araw ay maglakad na lang. Kaya po, para malibang kami, yung 50 pesos po ay binili na lang po namin ng tinapay. Para po habang naglalakad kami, nalilibang po kami sa pagkain. Sa kahabaan po ng aming paglalakad, walang ano-ano po ay nakita po namin ang maraming aso sa aming daan. Mga asong nakabuka ang bibig, mga asong tahol ng tahol at nangahabol po ng mga dumadaan pang ibang mga sasakyan. Bilang tao po, gusto ko na pong umatras. Wala naman po kaming tutulugan. Kung babalik po kami dito, mas marami pong aso dito po sa bandang Sitio 2. Kaya kung matutulog naman po kami babalik, barangay hall lang po ang pwede namin tulugan. Kaya naglakas loob na po kami dumiretso. Habang kinakain po namin yung aming pong tinapay na dala, palapit po kami ng palapit sa aso. Pabuka naman po ng pabuka ang bibig nitong aso. Ang sabi po ni Jay, kagatin mo yung dila mo. Sabihin mo, San Roque. San Roque. Kasi po ang turo po sa amin noon, pag may aso, San Roque daw po. Kagatin mo dila mo, sabi po ni Jay. Hindi ko maintindihan. Kagatin mo dila mo, sabi po niyang ganun. Alam niyo po, habang palapit na po kami, nangangalahati pa lang po yung tinapay ko. Yung aso po palapit, alam niyo po ang ginawa ko, taimtim na panalangin, Ama, tumupad kami para sa iyo. Sa gitna ng panganib nitong aso'y iligtas mo kaming totoo. Alam niyo po, dumaan po kami doon sa gitna ng aso. Naging maamo ang aso. Nakalagpas po kami sa kanyang mabangis na pagtingin sa amin na para po siyang pinitpit na luya. At pagka nakaraan po kami, namalayan ko po na isubo ko po pala ng buo ang tinapay na kinakain ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa lang po ang gusto kong patunayan sa inyo. Sa gitna ng anumang panganib at pangamba, sa gitna ng anumang pinagdaraanan natin bilang tayo'y anak ng Ama, isang matibay na sandata at sanggalang ng bawat isa, ang ating tapat, taimtim at bukal sa kalooban na pananalangin. At sa ating pananalangin ng tapat sa ating damdamin, ang Diyos na butihin, tayo ay Kanyang diringgin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating Ama. Salamat sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, ang tunay na pagsamba
ang tunay na pagkilala at ang tunay na pananampalataya na ituro niya sa akin, sa ating lahat na naririto. At dahil po sa turong ito ng banal na Espiritu, tayo pong lahat ay nagtatamasa ng tunay at tapat na pananalig at pananampalataya na sa kabila ng maraming hamon at pangamba, may Diyos na dakilang ating Ama na may magagawang hiwaga sa buhay ng bawat isa. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Amen po ba doon sa sinambit ng ating mahal na kapatid? Ang panalangin. Taus-pusong panalangin po ang isang mabuting sandata para po malagpasan po natin ano man ang hamon at pagsubok natin sa buhay. Isa pa pong kapatid natin ang mag-aalay ng awit. Nais ko pong tawagin si kapatid na Nene Espinola. Magandang umaga po sa atin lahat sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Nais ko lang pong mag-alay ng awit sa ating Ama na akma po sa tema kaninang umaga. Ikaw ang lagi kong kausap, ikaw ang laging tinatawag, gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan, ginto ang puso kalooban, ngunit hindi lahat ay may Kristo.
Salamat po, mahal na kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin para po magbahagi po para sa atin ay aming Mother of the House, si Mother Marisa. Salamat po, Ama. Purihin, purihin dakilain ng ating Panginoon. Wala man po ako kaninang umaga, subalit sabi nga ng ating Panginoon, sa bawat gampanin mo, pantao man o pang-espiritu, kung hindi siya nawawalay sa puso't isip mo, mananatili ka pa rin sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya, kung paano ang tema kanina na panalangin, pinauna na po sa akin yung through text na aking kapatid na si Edet. Nasabi ko nga, anak, bawat mensahe na ipinahahatid mo sa akin, galak sa puso ko, at tinatanggap ko ng buong buo sapagkat alam ko na ito'y mula sa Ama. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, bakit napakahalaga po ang pagbabahagi? Sapagkat paano malalantad at maitatanyag ang pangalan ng Ama kung walang maglalakas loob na magbahagi ng kanyang kabutihan? Amen po ba yun? Nasabi nga, kung noong unang panahon ay hindi binigyan ng pansin ang lahat ng ginamit, binigyan ka ng pansin, subalit naroon pa rin ang pag-alinlangan. Ngayon po, kahit sabihin natin na hindi bumababa ang Kristo mula sa langit at naging tao muli, subalit ang Espiritu pumasok sa pagkatao, sa tao, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Kung tatanggapin po natin lahat na ang liwanag na yun ay mananahan sa puso't isip natin, hindi mamamatay kailanman ang Kristo sa ating puso. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Panalangin, sabi nga ni kapatid na Berhel, napakahalaga po ito na kung atin pong babaybayin mula sa simula, yung ibinigay na panalangin ng ating Panginoon ay kumpleto. Araw-araw, halos ipinanalangin tayo. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin araw-araw. So, ibig sabihin, sa 365 days, sa buong taon, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen po ba yun? At may bonus pa. Ano yun? Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Maghanap ka at ikaw ay makasusumpong. Yun po yung mga bonus na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya, kung hindi po natatanggap ng lahat, yung kaukulang nasa ng Diyos sa bawat araw, hindi sa Diyos ang kulang, kundi sa tao. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, salamat sa Ama, sapagkat, ewan ko ba, sabi ko, pag napupuspos na Espiritu, totoo po yun, ganun po pala. Na, sabi ko nga sa mahal na Apo, ganun pala ang nararamdaman ng mga nauna, ng mga naging santo, na kapag puspos na Espiritu ang isip at puso mo, niayaw mo nang makarinig ng mga bagay na makapagdudulot ng pagkaligaw sa iyo. Ayaw mo nang makarinig ng mga bagay na hindi maganda sa iyong pandinig. At upang maiwasan nito, parang gusto mo na lang magkulong ng kwarto. Buhay po bang Diyos? Ewan po ba yun? Kaya pala may santa na nagkulong sa loob ng kabaong sapagkat ayaw na makita ang mundo. Alam niyo po, parang nagagalap sa akin ngayon. Ano po? Opo, masarap. Masarap po palang damin. Sabi ko nga kay kapatid na Pearl, bakit ganito nararamdaman ko? Natutulala ako. Hindi ako nakakaramdam ng gutom. Kahit alam ko nahahapis ang aking mukha, kumakain ako, hindi na kagaya nung kain na dati. Para hindi ako nakakaramdam ng gutom, kaya ko lang ako kumakain sapagkat tao ako. Subalit kung nanamnamin ko ang kapuspusan ng Espiritu mula ulo hanggang talampakan, hindi ako magugutom maghapon. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, yan po ang dulot ng Diyos. Siya po ang pagkain na wala ng pagkagutom at siya rin ang tubig na magpapatid ng iyong uhaw na hindi ka na muling mauuhaw. At yun po ay katotohanan sapagkat sa bawat araw na pagtupad sa dahong ito, pagbibigay ng pagkakataon ng Diyos na mapaglingkuran siya, sadyang walang nasayang at walang masasayang kailanman. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi kagaya ng tao na masalita.
hindi siya nagsasalita, hindi mo makikita nagsasalita. Subalit sa mga ginagamit niyang tao, namumutawi ang tinig ng ating Diyos, nagsusumigaw sa madla upang paniwalaan ng lahat na ang Diyos ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po yung napakalaking binipisyo na kaloob ng Diyos sa ating lahat. Na kung sa unang buhay ay naranasan mong walang-wala ka, alam mo na kaagad kung sinong tatakbuhan mo, kaibigan mo, magulang mo, mga kapatid mo. Subalit sa lahat ng yan, maaari kang mabigo. Ngayon, kahit wala ka na lahat, manalangin ka lang, sigurado, iaabot ng Diyos ang para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, yun po yung napakalinaw na ginagampanan ng Diyos bawat araw. Nasabi nga, deserve ko ba ito? Na makikita yung kapwa mo, hindi tama sa'yo. Subalit sabi nga ng ating Panginoon, anak, pasakali lang yan upang matest kita kung hanggang saan ang pag-ibig mo sa'kin. Buhay po ba ang Diyos? Ewan po ba yun? At yan ang katotohanan, kapag nangibabo ang pag-ibig ng Diyos, hindi ito kailanman mamamatay. Mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo sa bawat araw. Sabi ko nga, kapag naghihimay-himay ako sa aking katawang lupa, paano kaya ako nakakalakad pa sa pagal na katawan? Na halos, wala nga pong 8 oras ang tulog na normal na tao. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa Diyos, yung 8 oras na yon ay nakukumpleto, hindi man ipinikit ang iyong mata, nakasama mo lang ang Diyos, hindi ka mapapagal. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, hindi talaga na nararamdaman ko minsan kumikibot yung ugat ko sa ulo. Nararamdaman ko minsan may tumatakbong hangin na masama hanggang dito, mababa. Nararamdaman ko minsan ang aking likod halos hindi ko na maiunat. At kanina po ang aking dalawang ganito, masasakit. Sabi ko sa Ama, Ama, nararamdaman ko na naman si kalaban. Sabi ko hindi siya mananalo sa akin. Sabi ko, hindi mo ako pahihintulot na ibigay sa Kanya sapagkat ako'y sa'yo at ikaw ay sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Wala na po ngayon, no? Amen po ba yun? Kaya ang dakong ito, maihakbang mo lang yung mga paa, masilayan mo ang mahal na Apo Kunching, marinig mo ang tinig niya, marinig ang tinig ng ating Panginoon, ang kanyang mga aral, sobrang bitamina na. Mula ulo hanggang talampakan, halos dosage na po yun ng isang buwan. Amen po ba yun? Araw-araw ka lang tumuo sa dakong ito, kompletos ricados, sigurado mabubuhay ka. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po ang bawat isa ay magmithi na alamin pa. Sabi nga ng Banal na Espiritu sa katawan natin mahal na Apo Kunching, habang lumalalim ka sa pagkilala sa Diyos, lagi siyang may bago ipapakita sa iyo. Totoo po yun. Bago ng bago. At sa bago na yun, na ikaw ay nananabik, hahanap, hindi ka matatapos. Hahanapin at hahanapin mo kung ano pa yung para lagi-laging bago na ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya ngayon, matutulala ka na lang, hindi ka na magsasalita. Sapagkat pinaaabot na niya sa isip mo yung kaya niyang gawin. At kapag nakatuon at nakafocus ang isip mo sa kayang gawin ng Diyos, hindi ka na magagapi ng sino man. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, kahit pagmasdan mo, wala ako kahit nano. Subalit mayroon akong Diyos na maaasahan. Mga kapatid, yun po. Wala akong maibabahagi po sa inyo ng mga material para ipangalandakan ko. Wala ako noon kahit ano. Subalit ang ginagawa ng Diyos bawat araw sa aking buhay, hindi ko maaaring itago sapagkat nasasyahan ako at nararamdaman ko na kasakasama ko siya sa buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po, panalangin ay isa sa susi. Dalas-dalasan pa ang panalangin sa ating Panginoon. At sa pamamagitan ng panalangin, magtapat ka sa Kanya. Kahit alam niya ang lahat para sa'yo, alam niya ang lahat na kaukulan na alam mo, magsabi ka pa rin sa Kanya sapagkat nakakausap mo siya na parang kaharap mo lang. Sabihin mo lahat at mararamdaman mo on the spot kung ano yung sasabihin sa'yo ng Diyos. Kaya bawat araw po, sabi ko nga kay kapatid na Pearl, idinadaan ko sa kwento sa kanya, bakit ganito ang aking nararamdaman? Bakit ako naluluha sa galak? Hindi ko maiguhit ang saya na aking nararamdaman sa tuwing nasa sila, nararamdaman ko ang Diyos sa puso ko. Bakit nakatuon, malinaw na malinaw ang aking mata, malinaw na malinaw ang aking isip na pinababatid niya sa akin na ito yung kaya niyang gawin. Kaya mga kapatid, magalak po kayo. Sapagkat sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching,
kung paano ang kanyang katapatan at sa tuwi na ay kalugod-lugod sa ating Ama ang kanyang pagtupad at pagganap. Focus lang po tayo. Makakasama po tayo sa lakbaying ito. Amen po ba yun? Makakasama tayo na ang pasubalingan ng Ama hambing sa isang barko, hindi pa puno ang mga upuan, hindi pa puno ang lahat. Subalit, dahil sa mapagbatang espiritu, hindi pa man puno, patuloy siya naghihintay upang mapuno. At kagaya po natin na nakatatanggap, wala man dito ang ating mga kapatid, ihayo natin kung ano yung naramdaman natin sa dakong ito. Huwag nating sikilin para lang sa ating sarili. Ihayo natin, ipaliwanag natin na may Diyos na buhay. Kaya kanina po, gusto ko lang po ikwento ito, nang naganap lang dahil may swimming po ang aking alaga. Ang last na dive nila is 5 feet to 6 feet. Pinadive po sila pagkatapos shower na. Ang ginawa ng aking anak ay pinagmasdan ko siya kung lulundag siya. Alam mo ang ginawa niya? Hindi siya lumundag, nagpatihulog siya. Ang tagal niya sa ilalim. Alam niyo po ba, laapo yung kamay ko talaga ginanyan po. Kasi ang tagal pong lumutang eh. Tapos nung lumutang na po, sabi po ng coach, it's okay. Tiningnan ko yung alaga ko. Tapos, kailangan daw po yung lalampakan nila maabot sa floor. So, idilubog pa sila para makaabot. Humihinga yung alaga ko. Naalala ko nung maliit siya, mayroong kunting muda. Purihin ang Ama. Tinanong ko siya, nakainom ka man ng tubig? Hindi po, Mama. Sabi, hindi ako nakainom ng tubig. Okay lang po ako. Buhay po bang Diyos? At kanina pa po, may nakita ako, isang bata rin. Nahulog po sa hagdanan, kasama po nila Apo. At ito po ay na, hindi ko po masabi sa kanila na ako'y alagad ni Apo Kunching. Kung ipagkakatiwala nyo, ako dalang hahaplos. Hindi ko po masabi. Subalit, hindi po pala pwedeng sikilin mo yung damdamin na meron kang alam para sa Diyos. Nung nilalagyan na po nila ng yelo, lumapit po ako. At tumitingin. At nang tinanong po, ano po kaya, may fracture po kaya, Eka? Naalala ko po yung sampit ng mahal na Apo. Kapag may fracture yan, on the spot, lulobo yan. Subalit hindi lumobo. Sabi ko, angkinin mo, anak, mamaya, lamad lang yun, na-stretch. Makakalakad na yung bata. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Tumingin? Sabi nung isa, dalhin mo ikad bukas, ipa-x-ray po. Sabi ko, wala yan, makakalakad na yung bata. Mga kapatid, yan po yung benepisyo ng ating, na ibinibigay ng ating Diyos sa dakong ito. Nasa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, nabahaginan, sino ba ang nagmimithi na balang araw ay magiging isang manggagamot ka? Amen po ba yun? At may nagsasabi pa nga doon na, hindi eka yan hihiluti ng mga manghihilot pag maga, at hindi rin eka yan hihiluti ng ganito kung ano, ganyan-ganyan. Hindi lang po ako umiimik. Sabi ko, ang kinin mo ho, sabi ko sa kanila, makakalakad na po yung bata. Gusto lang niyan lumangoy, kaya umiiyak. Purihin ang Ama. Kaya pala umiiyak, gusto lang lumangoy. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, ganyan lang po kasimple para maibahagi mo ang kaukulang handog ng Diyos sa buhay mo. Na sa pamamagitan ng pagbabahagi mo, hindi ka man nagpakilala, hindi ka man kilala, pag uwi noon, sigurado pa iisip ng Diyos, sino kaya yun? Samantalang, ordinaryo ka naman. Mga kapatid, huwag nating itago ang ginagawa ng Diyos sa atin bawat araw. Yun ang gusto ng ating Panginoon. At sa paraan na ganito, simple mang paraan, masasalikop ng Diyos ang lahat ng tao para magtiwala sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po mga kapatid, tayong lahat, may responsibilidad po tayo. Hindi tayo maaaring tumanggap lang at binuksan at nakaupo. May responsibilidad po ang bawat isa upang ihayo ang kabutihan ng Diyos sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching na sa dakong ito ay ating naramdaman at tinanggap. Amen po ba yun? Nang sa gayon, hindi man po mga alagad, hindi man po mga cops, mapalad po kayo sapagkat sa kaparaan na nadulot ng Diyos na pandamang ibinigay sa inyo, na ihahayag niyo po ang kabutihan ng ating Panginoon. Nawa po tayong lahat, halina po kayo, ang ating Panginoon ay nagmamasid bawat araw, bawat minuto, bawat oras, hindi siya kumukurap, hindi siya natutulog. Kaya, ibigay po natin, nang siya naman ay makinabang, sa bahabang panahon na tayo naninirahan sa mundong ito, huwag nating sayangin, ang Diyos ay buhay at hindi mamamatay magpakailanpaman. Muli po, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat po, Mother. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi, nag-alay po ng awit para sa atin.
Panginoon. Ang lahat po ay inaanyayahan na pong magsitayo upang awitin ang panalangin ay tinuro sa atin ng ating Panginoon.